Maraming po tayong pati ng raceway, ano? Ito po yung isang raceway po natin na kung saan pwede dumaan yung mga wire natin. Yan. And then of course, may mga PVC tayo. Sir Juni, pagkikon yung PVC natin, AMT, na, para makita po natin. Na. So, ito po, no? Para nakikita niyo, parang isang ordinaryong tubo lamang, no? So, lahat po ng raceway natin, ito po ay aprobado ng Philippine Electrical Code. Hindi po tayo basta-basta maglalagay ng mga wire sa isang raceway kung hindi po siya aprobado ng Philippine Electrical Code. Dahil kung ganun po ay mayroon pong karapatang parusa. No? So, dapat po ay standard po lahat, no? Standard po lahat yung panlalagyan po natin, no? So, ito po ay isang klase ng AMT, no? Yung electrical metallic tube, no? Yan. Ito naman po ay flexible po siya, no? Pero metal siya. So makikita niyo may balot po siya, no? Actually ito ay ginagamit sa mga aircon. Hindi po siya pinapasukan ng tubig. Okay? Yung, di ba, yung aircon ni Kan, yung mga papatang aircon, pwede balot-balot po siya. Okay. And then of course, hindi po siya mapapasukan ng tubig. No? And then of course, meron tayo, ito po yung mga common na ginagamit natin, yung pinipiliro natin. Ah. Yan, ito po yung PVC na ginagamit natin. Ah, ito po ay 1/2 in size. Okay. Alam nyo na kung magkano ito ngayon. Ah. Actually, 120 yata ngayon ito. Okay, nag-double yung price niya nung hindi pa buo ng COVID na. Yung pagkakaroon ng inflation. Okay. Mayroon din po tayo doon na isang metal pa rin, RSC. Sir Juni, pakialam man yung RSC. Para ganun, no, makita nyo yung mga ginagamit natin. Pero ito po yung karaniwan, ha? Na ginagamit natin sa mga bahay. And then of course, yung flexible nito, yung ibagbaga yung karabo ko or what you call flexible hose. No? Yan. Ito ay pwedeng gamitin sa outdoor o sa indoor. No? Pero yung flexible na ganito, no, ay hindi pwedeng gamitin dun sa mga pang dito, na hindi pwedeng i-embed sa wall. Ito lang ang pwedeng i-embed sa wall. Okay? Ito naman, hindi naman pwedeng i-embed sa wall. No? Ayan, yung RSC na. Okay, so ito po yung RSC na tinatawag. No? Ang RSC po, no, rigid steel conduit, ay ito po yung nandun sa mga metro nyo. Ito yung bakal niya. Okay. So, wala pong ibang bakal doon na ilalagay kung hindi RSC lang. Hindi pwede gamitin yung tubuan ng para sa tubig. No? Yeah. Dahil tapos na nakita kasi yun, bawal na bawal kapag ini-inspect ng mga binigo. So, ito lang ang pwede doon. No? Ito ay 3/4 size. Pero doon sa mga bahay natin, ang ginagamit natin ay 1. No? 1 inch in size. Na? Kaya ka nagpapabili yung binigo, eh, alam nyo na, no? 1 inch in size yun. Okay? Actually, ang isang length nito, umaabot po ng 500. Isang length. No? Pero pinutul-putul lang yung mga estudyante ka, no? Nakakalaga, 500. Na? Ayan. Okay? Ito naman, AMT, ginagamit ito sa mga industrial. Kapag na nakupunta kayo ng SM, kapag nagpaparada kayo, yung mga nakasabit doon, ganito, yun, no? Mga bakal. AMT naman ang tawag doon. No? Hindi basta-basta bakal. Electrical type talaga, no? AMT, electrical metallic tubing. Yan. Yan po yung standard. Okay? So ito naman yung sinasabi ko, nakikita sa mga aircon.
Okay, kasama ng tubo na binabalo. Ito. Okay, flexible. Okay. And of course, yung sinabi ko sa kanina na orange, yung nakikita nyo ba na? Ayan, no? So, karaniwan, ganun mo yung mga napipili natin. Okay? Pero number one, ito, kapag sa bahay, and of course, yung more flex na tinawag, no? Yung flexible. Pero yun nga lang, ang mga raceway ay may standard na kung saan mo ilalagay. No? Katulad nga nito, no? Pwedeng outdoor or indoor. Okay? Ito yung ini-embed sa mga wall. And then, of course, yung orange, hindi naman pwede i-embed sa wall. Ay, yung orange, ilalagay mo lang dito sa mga bubida. Pang bubida. No? Ang post nung hindi pag i-embed nung multiplex dito sa mga wall, wherein, no? Kapag nalagyan kasi ng semento, no? Hindi na mahuhugot yung wire between range. So ito, kapag ang kalaban mo lang dito ay Lego. No? Tatapunan lang ng kanto kasi, no? Ng semento, yun din. Kalaban mo, no? Sa construction area, yung mga techniques, no? Kaya kung nagpapatayo kayo ng bahay nyo, i-check nyo. Dahil at least may time background na, no? Kapag natapunan kasi ito, magtitik-tik na naman, magpapatrabaho ka ulit. Yun yung mga techniques naman ng construction. Alam nyo kasi ang construction, wise na rin. Lalo na kapag mga small type lang, napagawa ka lang ng extension ng kusina, magpapagano'n. Yung minsan, linalagyan nila ng cemento yan, para may gagawin ulit. Magtitik-tik ulit. Yan. It's another. Kaya tingnan nyo, mahigit. Ganun din yung pan-orange, no? Yung orange yun ang pinapabili. Minsan, no? Para daw makamura. Yes, of course, no? Pero kapag pinilagay mo kasi dyan, naapakan. Yun. Okay? Pero may orange na, mayroon ng ganito na medyo matibay. Ito yung multiplex. Tingnan tayo yung multa na ako. May isa. Okay, ito yung ordinary na multiplex. No? Kapag inapakan mo to, mayuyupi yan na. Mayuyupi and then of course, mabibita. At saka, kapag nakababad sa bando, nakababad sa init. Okay, magiging brittle siya. Okay. Magiging brittle siya. Kaya, mayroong isang ganito, pero matibay siya, no? Parang ganito rin. Pero yun nga, hindi na available sa market pa. Dahil, kalalabas lang yata. And of course, makikinapan pa yung mga taga IIE. Yung mga engineers nandun. Ito. Okay, dito po, no? Yung flexicon na tinatawag namin. Kung i-compare nyo po itong flexicon kaysa dito, no? Malayong makapal to, no? At saka yung chemical na ginamit dito, iba. Hindi sa chemical na ginamit dito, no? So, ganito yung karaniwan ngayon sa mga buildings na malaki. Yan, ganito yung ginagamit. Yan. Pwedeng underground kasi ito, at saka hindi underground. Yan, flexible. So, mayroon din siyang naka-size din. At saka, yan, spiral tube, spiral meter. No? Hindi makakabili ngayon ng tingi-tingi kapag ganito. No? Buo. Hindi katulad nung gano'n. No? Pero mahilig kasi tayo. No? Mahilig tayo ngayon sa mga tipid. No? Kung saan ka nakakatipid, doon ka, di ba? Pero wag sana, no? Kung ang pinag-uusapan natin ay electricity. No? Dahil kung mura yung bibilihin mo, sigurado ako gagastos ko ulit. Dahil mas maka naman na masira. No? Masira yung bibilihin mo. Okay? Sa linya naman po, yung mga ordinary na ginagamit natin. As yung daanan ng wire na tinatawag natin. Okay? And then sa mga daanan ho ng wire natin, may intended po kung ilang wire lamang po ang papasok dito. No?
Yeah, yun. Sasabihin siguro bukas sa inyo kapag nag-drive ng ano. So, may intended lamang po na wire na papasok sa every raceway, no? Na ilalagay nyo. Depende po yan sa size ng raceway. Okay? So, yan po ay makikita naman lahat sa Philippine Electrical Code. Yung standard po natin. No? So, yan po yung mga raceway po natin na mga mahahalaga. Okay? So, yan po, no? After this one, no, magde-demo po tayo regarding po sa bending. Kung paano mag-bend. No? So, pag-bend po natin ng mga raceway natin, especially yung mga ganito, huwag po tayo susubra ng tatlo. As much as possible yung pag-bend ng dire-diretso, no? Pero, kalimitan naman lang yung tatlo, no? As much as possible, isa lang o dalawa, no? And then, magdudutlo pa ulit. Okay? So, makikita natin sa mga bahay natin kung yung mga construction na binibend na nito. Pero may mga pagkakataon naman na pwede naman kayong bumili na, na nung na-bend na, mechanical na tawag ko, hindi na electrical. Kung bibili ka ng elbow, mayroon na. Na mayroon na nabibili, ready na na nabibili. No? Hindi na kailangan mag-bend. Okay? Ang pag-bend lang kasi ng ganito, kung wala yung naka-ready na, na bend. Sa construction area na eh, no? Sa construction area kasi, kapag naubos na, hindi mag-bend ka na. Kailangan mag-bend. Kung may pagkakataon pang bumili, hindi, pwede ka bumili. Ano? Iwas ko na yun. Hindi na kailangan na mag-bend. Yeah? Wala nang kailangan na heat gun or whatsoever. No? Hindi ka na bibili ng blue torch. But, no? Pero yun nga lang, sinabi mo, no? Dahil kapag naubusan sa field, hindi na kailangan mag-bend. No? So marami po tayong klase ng bend. No? So, ang ituturo ko lang po sa inyo ay yung offsetting and then of course yung 90 degrees bend. Okay? 180. Ito, hindi na po kailangan mag-bend, ano? dahil naka-bend na, ano? Okay. Ito naman, ano? Before na ilagay nyo sa panlalagyan nyo kung saan, ha? Kailangan nakasuot na yung wire. No? Huwag niyong ilalagay ito na hindi pa nakasuot yung wire. Dahil kapag linagay nyo ito, lineout nyo na wala pa yung wire, of course, may nakapan na kayo. No? Dapat naka-ready na yung wire bago mo isuot para hindi na mahirapan sa paghila ng wire. Ito yung engagement. Kung ilan yung nakalagay na wire na ilalagay nyo, yun yung titingnan nyo bukas kung hindi sa drawing nyo na ibinigay yung assignment nyo. No? Sa assignment. Okay? Actually po yung mga grade 11, dito na po kami nag-uumpisa na. So natapos na po namin ito. Okay? Then of course, ito na. Dahil nga nag-uumpisa na kami doon sa actual na board. So ang mga board po natin dyan is 61. 61 board po yan. No? Kaya-kaya. No? One by one. Wow. One by one. Napakalaga po ito dahil sa bahay po natin. Kapag na-close lang, di ba? Kinakailangan, tatawag ko ba ng electrician, magbabalik ko ulit na. Okay? Eh, yan. Isa rin na kwento ko, no? Yung land bank. Dahil naging speaker din ako ng land bank. No? Land Bank Manila. No? Ang isang ginanap nila na seminar, yung basic ng electricity. May 2 days na seminar ko doon. Land Bank Manila na kung saan. Tama nga naman. No? We are all professionals. Pagdating namin sa bahay, na wala ng kuryente, hindi natin alam yung bago eh. Diba? So dapat alam natin yung basic. Now, kung kukuha ka ng electrician, magkano babayaran mo? Sa isang outlet lamang, ang standard ko ngayon is 350. Yung isang outlet na, ayan. Halimbawa, ayan, outlet. Ayan, diba? Kung isa lang, ayan. Kung isa lang outlet, 350 niya.
Eh, nakakabit na, kung gagalawin lang niya. 350. Ah, yan. Yun po, gantaan ng pamahal, no? Eh, kung yung circuit breaker mo, halimbawa, no? Ah, nag-off. Eh, natatakot ka. Eh, tatawag ka ulit ng electrician. Eh, magkano ang mag-on nun? 500 na yan. Uon lang niya. No. No. Eh, kapag hindi, nagtawag ka naman ng hindi electrician, inon niya, nag-spark. Anong gagawin mo? Tatawag ka ulit. Di ba? Pag gusto mo makatigil, nagtawag ka ng hindi electrician. Di ba? So, sa bahay natin, nakikit siya, no? Eh, tumawag kayo ng practitioners. Yung talagang practitioners, no? Na electrician. No? And of course, sa inyo, sa basic naman. Okay? Sa basic, para ganun, eh, alam nyo yung ginagawa nyo sa bahay. Mahirap yung umaasa ka na lang, no? Ang hirap umasa, ano? Tulad ng exercise ni Ma'am kanina. Yung one time, so, naalala ko, nagre-repress ako, no? Nagre-repress ako ng yung engineering course, no? X times Y. Huwag mo nang malikag si X. Grabe, no? Sometimes, medyo mahirap din ang hindi ko pa nakita yung diagram nyo eh. Asan ba yung diagram nyo? Yung sample ng diagram. Hindi ba yung tinitin? Pinokin natin. Dapat meron, di ba? Dahil yun yung i-actual nyo kasi. Yun yung i-diagram. Paano ba yung diagram nyo? Ito, three balls. Ano? Natin yung isang tubo na kahit ano naman na pwede na
Papainit. Dito lang kasi sa school, ang educational plan niya is yung higgan, yung materials ay yung equipments niya, ha? Halimbawa, ito po yung tubong, no? Yung gagamitin natin mga equipment ay pwede yung blue torch, yung higgan. Blue torch. And then, ordinary na kan, apoy. Yung electric pot. Yung electric yung lutuan, ha? Electric electric ano tawag? Stove. Yan, pwede rin yan. Then of course, yung sipan. Yung ano ba? Blue torch, yan. Electric stove. Yun yung ordinary na fire. Ordinary. Yes, no. Pwede, no. Basta lahat ng pwedeng lahat ng pwedeng magpa-lambot, no? Ganito. Yung tubo natin. Pero ang tubo natin, may dalawang klase ha. Yung tubo natin, no? Yung tinatawag natin thick wall o yung thin wall. Yan, no? So may may manipis at saka mayroon ding makapal. Ha? So actually ito ay thick wall. No, makikita niyo nakalagay naman, no. Thick wall, no. So makikita niyo makapal, no. Makapal. Okay. Yung isa ay manipis talaga, no. So sa procedure ng paghihigyan, sinabi nyo, kung ito, halimbawa ito yung tubo ninyo, kung ito yung magna 90 degrees, no? So, make it sure na tingnan nyo yung sukat, no? Yung sukat ng side by side. No? Actually yan, umabot ng ganun, no? 6, no? Size, no? Para ganun, mabend natin ng diretso 90 degrees. Okay? Pero, depende yan sa inyong higgan o sa inyong apoy. So, kinakailangan nyo lang na matanda. No? Kinakailangan nyo matanda yung heat ng dalawa. No? Side by side. So, dapat proportion po sila. No? Parehas po sila. Halimbawa, 90 degrees to. 90 degrees naman to. Okay? Yung init niya, dapat parehas yan. Para ganun, okay? Mapantay yung 90 degrees. Okay? As a new learners, no? Kukuha lang kayo ng area, halimbawa, yung ganito, no? Yung floor na mayroong kanto, no? Dito nyo ilalagay yung tubo nyo para siya mag 90 degrees. No? So, if in case man na mag-bend nyo siya, okay, yung butas nito dapat ay pare-parehas. Na, dahil yung iba, nayuyupin nyo dito. Okay? So, hindi dapat ganun. It must be gradual. Na? Pare-parehas yan. Na? Pare-parehas yung diameter. Ngayon yung iba kasi, nangyayari, pag bilhin niyan ganyan, yung isa, yupin na yun. Ganun na, no? Ganun na. So, hindi rin makakapasok yung wire. No? Pero kapag ang pag-bend nyo ay pare-parehas yung init, sigurado, no? Gradual po, no? Yung kanyang ito, pare-parehas yan. Okay? So, number one dyan, yung mastery. Yung mastery ng pag-heat. No? So, alam naman natin kung umiinit na o hindi pa. Yeah? Umiinit na yung tubo natin. No? Parang tawal niyan. Oh. Oh, yung pajero ko kasi kapag umiinit, tumitibay. Ganun yung pajero eh. Yeah. So makikita nyo, no? Hindi natin nakukuha ng isang pan lang to, no? Isang heat lang, hindi eh. No? Hindi nyo makukuha ng isang heat lang kung sa palagay nyo makukuha, hindi. No? Mahirap. No? Number one is yung mastery talaga. Basta number one, yun, yung procedures natin. Ha?
pantay-pantay lang yung mag-init. Para ganun, makita ninyo. And then of course, kapag hinawakan mo na ito, kapag naputol, hinawakan mo na, makikita mo kasi, maglulupay-pay naman eh. Makikita mo yung paglulupay-pay niya. Kung pare-parehas yung pag... Kanya. And then, afterwards, kapag naman na, pwede nyo naman basahin, ha? Mag-ready lang kayo ng basang unas o yung po. Parang ganun, na, pag nabay nyo ng pagkaran, unasan nyo siya ng ganit na tubig. Na, para mag-pull down siya. Na, so, hindi rin basta-basta kasi, na, lalo na, na, actually, parang yan, probably, na. Pero, it's nice naman na i-try natin dahil doon sa inyong TEBP, dapat may turun nyo sa bata. Dito nyo rin kasi mamumotivate yung bata ngayon regarding this one. Okay. So, ito po ay hakit po natin na 1 meter. May sukat ba yung binigay na assignment? Wala. Wala. Okay. Okay. Isan po tayo ano, na ganito. Ayun. Subukan po natin i-event. No? So, hindi po siguro. Sir Jury, demo ko. Medyo wala na kasi yung kamay natin eh. Medyo naniinig na. Nasubrahan. Pero, aking mo siguro ng apat sarap. Okay, so nakaready na mo yung mga diagram niyo para bukas yan. No? Yung pen ngayon, sinireyaw niyo. No? Ipipin natin ngayon, bukas mag-layout kayo sa wiring. So ngayon, mastery ng painting. No? So may mga tutupo tayo. Hindi, may mga wiring mo tayo. So ito, ano po itong tawag dito? Ito sa pinag-aralan nyo? Ha? Ito po yung tubo gato. Pero kapag na-master niyo naman kasi ito, madali lang. No? Madali lang mag-bend. No? Ganun lang. Okay, instinct mo yun din of course. Yung master yung tatlo. No? Sa una kasi hindi mo makukuha ito. No? Kahit ang kayo. Halaga pinakailangan gumastos ka pa. Mag-invest ka pa. Sabi, no? Mag-invest ka pa. Then of course. Sabi mo na. Ayan po. So, nandito naman po yung kit ka natin. Depende, hindi po kasi alam yung sukat nung binigay sa inyo. Panang, 290 naman lang, di ba? Then, yung offset siguro. No? So, yung offset makikita nyo, magbuka pa ng pandito, box. Kung may sukat mga yan. Hindi ko alam kung sino yung sukat. Titignan nyo kung saan kayo na mag-bevel na yung 90 degrees nyo. So depende sa sukat nyan kung ilan yung sukat ng ginagawa ng mga. Pero doon sa actual, sa katotohanan na, basta bend ka lang, bend. Basta 19, ha? 19. Pwede mong putulin kasi yun. Hindi, doon. Basta mas 19. Pero kung sa ganito, kaya mo yung banyang size niya. Dahil mayroon naman kung bend ka lang, bend. Putol ka lang, putol. Eh. Sayang. Sa bend, okay lang. Ha? Okay lang na mag-bend ka. Yung iba kasi, bend yung ginagawa, nagna-90. Puros 90 yan, 90. Pag nasama na sila, yung maglalagay na lang ang ginagawa na. Mayroon siyang 30 cm daw.
So yan po yung sukat na nandyan. Yan po yung gagawin niya na bukas. So, from the panel box, meron tayong sukat, 30 cm. So ang gagawin natin ngayon, susukatin natin to ng 30 cm. Yung nandiyang angle. So, kumakan natin siya ng paligo para hindi na tayo mawala dyan. So, parang ito yung angle nito po. Ang hanapin lang natin is yung exactly na square na 90 degrees. Patulad dito sa ating ngayon, automatic na lang tayo. Degrees yan. So, hindi na tayo gagawa. So, parang yung magiging, pwede tayong tumay para makita natin ito. Ito niya. So, yung 30 centimeters, maka-adjust tayo ulit ng mga mula dun sa ating box. Papunta doon, mag-adjust tayo ng 7, siguro, mga 7 centimeter, ay, 7 inches, okay? 7 inches. Then, ito is mga 3 siguro, 3 inches. So, dito naman sa ating gagawin, mamamakas tayo dito ng 30 cm para meron tayo ng tamang sukat. So, ngayon, ang papainitan natin itong parts na ito. Between yung ating kinuhanan kung pang nag-adjustan natin. Papainitan natin ito. So, dapat equal yung kanyang lambok para pag once kasi na mayroon mas matigas yan, hindi siya bibigyan yung isang siya yung post na nag-yoyopate. Nag-iging siya. So, ito kasi is take full yung nilagay dito. Kaya pag sino ka lang, is take full. Madali lang maipit. Kung ako yung obkas dyan. Okay.
lang kasi tipon kaya mahirap po lang pantayin yung init. So ito yung 90 degrees. So pang nilagay natin dito, yung ating suka. Then, yung offset naman, tinatangka lang yun. Pag yung mga offset ng max, so yung offset naman, adjust tayo ng mga 2 siguro, di ba? Paglalagyan ng ating yung connector. Connector tayo kasi dito. Then tatangkain na lang natin mga 2 inches din yung paiinit na natin. Inat lang natin ganyan para mag-flat siya. So, ibig sabihin, dapat flat dun sa sobak na mayroon siyang elevation papunta sa inyong box na sakto lang. Parang yung nag-offset siya. So, tapos lang natin ganon. Then, taas lang natin ganyan. Pwede natin siyang kasi meron na tayo offset. Mag-offset na siya. Ito lang yung ating gagawin sa box offset. Pero tingnan natin na, baka mamaya baliktad yung patutungan. Ito nito, baliktad na. Baliktad na. Tingnan natin yung angle natin para hindi tayo mabaliktad. Yung mangyari doon, pag once na binaliktad natin, baliktad. Okay? So, ganun lang. Ikaw ang ating gagawin ngayon. Nagawa ko na yung layout. Kailangan ba siya na may buset o? Kailangan sir, para magandang tignan. Kasi pag linagyan kasi natin siya ng clamp, hindi natin may clamp, mayroon siyang space doon sa ilan. Pag wala kang buset. So, meron tayo dito 30, 35 centimeter. Ito is 22 centimeter. Then 22, 25. So is going running 30, 35 centimeter. 15. Yung mga space na hindi na kayang i-offset, i-offset na yan, ganyan na talaga. So, linitan lang natin para huwag na tayong mag-offset. So, ito na lang yung ating sundin. So, ano kaya? Isang bolt o? O dalawa sa isang board. So, gagawin na rin. Isang tao, dalawang board. Try muna natin. Sino ang mag-board there? So, meron tayong extra dito na sino ang mag-board there na mag-demo? Thank you.
Enjoy! Hi, first, I'm going to see you.